Nay! Nay! Saglit lang. Titirik na lang ang araw, Allan. Hindi ka pa rin dumadating. Ang aga pa kaya, Nay? Anong maaga, Nak? Tanghali na kaya. Oh, ingat. Ay, lagi ka na lang ganyan, Allan. Sorry, Nanay. Ay, taga lang, Hanak. Kaya? Oo, sandali. Okay. Okay. Ay, salamat. Ay, pawak muna ni Tanay. Baka mag-usap. Kumusta sa school kahapon? Anong sabi ng teacher nyo? Kailangan pa raw ba ng magulang? Di naman daw pala, Nay. Pwedeng ako na lang yung kausapin kasi di naman ako minor. Pagkuha ko ng card, dediretso ako sa tindahan mo. Ay, nako. Yan. Okay na? Sandali na. Oh, ito. Alam mo, Nay, ito na lang paghatid ko sa'yo tuwing imaga nagiging exercise ko. Eh, ako naman yun mawawala ng exercise dahil sa'yo. Ayos lang yun, Nay. Maghapong ka rin namang nakaupo rito eh. Minsan nga, at nakatayo ka pa eh. Sinasabihan ko ngayon mga klase ko na kapag napapagawi rito, bumili sa'yo ng merienda. Kasi ako, Nay, hindi talaga mabubuong araw ko kapag hindi ko natitikman yung turo na gawa mo. Ay sus, huwag mo na ako bulabulahin, Nak. Lagi naman kitang pinagtatabi nun eh. Sige, ikabit mo na yan. Meron nga pala akong tinabing pagkain para sa'yo. Almusal ka na kasi baka... Saan? Late ka sa school. Ito, kain ka na muna. Ayan. Mukhang masarap to, Nay, pero tanghali na kasi. Baka matraffic pa kasi ako, Nay. Oh. Alis ka na kasi baka pag na-late ka na naman, sisitahin ka na naman ng guard. Oh, basta ha. Hintayin mo ako. Dadaan ako dito. Tutulungan kita magligpit. Sige na. Alis na. Oh, sige na, ya. Batang ko talaga. Taas na kamay lahat na may balance pa sa cashier. Oh, Allan, ano nang balita sa'yo? Hindi pa po kasi nagpapadala si Tita Sir eh. Kaya baka matagalan pa po. Sabi naman sa'yo, sikasuhin mo na yan ang nakaraan pa. Baka hindi ka na makakuha ng diploma mo niyan kapag hindi yung panabayaran. Sabihan mo lang ako kapag nasettle mo na yung balance mo sa cashier. Ha? Opo, Sir. Okay, class. Para sa lecture natin ngayon. Allan! Allan, gising ka na ba? Allan! 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 Gising ka na ba, Allan? Ate Marisa, sorry. Hindi kita narinig. Nakatulog kasi ako eh. Pumunta ako dito para ipaalala sa'yo yung upa mo dito sa dorm. Aba, tatlong buwan nang di nagbabayad ang Tita Deli mo, Allan. Sinabi ko na rin to sa'yo nung nakaraang buwan. Kung di ka pa rin makakapagbayad eh, balut-balutin mo na yung mga gamit mo dyan at umalis ka na dito. Babalik ako sa katapusan. Pag hindi mo pa rin nabayaran ng buo yung renta dito o kahit kalahati man lang eh, pasensyahan tayo. Kailangan na kitang paalisin. O sige. Asahan ko yan, Allan, ha? Sige, mauna na ako. Ayos ka lang ba? Medyo pagod lang, Nay. Hindi na nga ako nakadaan sa'yo nitong Sabado tsaka Linggo eh. Ay, naku, huwag mo nang isipin yun. Kumusta ka na ba? Ano bang nangyayari sa'yo sa school? Medyo marami lang kaming ginagawa, Nay. Midterms na rin kasi namin eh. Kaya mahirap na rin yung mga subjects ngayong taon. Pero yung sa tuition mo na... Gawa na ba ng paraan? Ayos na ba yun? Naayos ko pa po, Nay. Pero, magagawa ko yun ng paraan, Nay. Kinausap ko na yung advisor ko na baka pwede akong hintayin bago mag-midterms. Pumayag naman siya. Hey, Beth.
Napansin kong hindi ka lang tinutulungan ni Allan. Eh, may pasok naman kasi ngayon, no? Pero, alam mo na, Ibet, nakita ko si Allan tulala sa daan. Binuslahan ko pa nga na ilang beses, hindi ako napansin. Ganun ba? Eh, baka sobrang pagod lang yung bata. Alam mo na, pag college na... Kasi sana itong pagkain para kay Allan. Sabi ko na eh, ikaw'y nag-iipan ng pagkain mo. Ako na eh, baka naman pwedeng i-text mo na lang si Allan. Kasi yung mga eco bag na yan, lagi na lang nakakalat dito. Ako pa mapeperwisyo kakalinis. Pasensya ka na, Marisa, ha? Huwag kang mag-alala. Ito na yung huling paglalagay ko ng pagkain dito sa may pituan nyo. Sige na, huli na yan, ha? Pwede ko ba siyang katukin sa kwarto niya? Sige lang po. Salamat, ha. Allan, anak. Pinagdalhan nga pala kita ng almusal at merienda. Eh, po pala yan, Nay. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Dinalhan kita ng pagkain, anak. Pwede ba akong pumasok? Sige po, pasok po na. Kumain ka na ba, Allan? Ito, pinagdalhan kita ng pansit at turon. Tara, kain na muna tayo. Ika, anak. Ayan. Kain ka na. Kumusta ka na, anak? Alam mo, nag-aalala na kasi ako sa iyong tumang nakaraang araw eh. Hindi ka na kasi napapadaan dun sa tindahan. Kumusta na pala yung school mo? Pumapasok ka pa ba? Saan siya na kayo na yun? Kumain na rin kasi ako eh. Pagod na rin ako. Ha? Sige. Lalakad na rin ako. Pero... babalik ako bukas, nak, ha? Sabay ulit tayong kakain, ha? Allan? Nak? Oh, nak. Buti gising ka na. Pwede ba akong pumasok? Ito, dala ko ng... pansit, yung paborito mo. Allan! Allan! Halika na, kain na. Habang mainit pa yung pansit. Halika. Sorry, Nay. Hindi kita narinig.
May order pa pala to sa akin pala si ano? Si... Ah, okay, okay. Nak, kahit hindi mo naman ubusin kung hindi mo kaya, okay lang. Kung bibiglain yung sarili mo, okay lang. Pasensya na, Nay. Kailangan ko na ba magbayad? Ha? Okay, sige. Ipit ko na lang to, ha? Nay Beth, tama-tama. Tatanong ko, nabanggit mo na ba kay Allan yung bayad dun sa renta? Ay, hanggang ngayon kasi hindi pa rin siya bumababa. Naku Marisa, sorry ha. Hindi pa rin eh. Nay Beth, nabanggit ko na to kay Allan nun. Kapag hindi pa rin niya nabigay yung bayad niya o kahit kalahati man lang, eh, pasensyahan tayo pero paalisin ko na siya sa susunod na araw. Ay, teka lang naman ha. Medyo nahihirapan lang kasi siya ngayon sa... Nay, lahat naman tayo dito nahihirapan. Ang laki na kasi ng utang ni Allan sa akin. Abay, kailangan ko rin ho ng pangkain. Teka Marisa, magkano ba yung kalahati? Ako na nga lang muna magbayad. Kilala mo ba si... Sir Stanley na? Kasi nagpunta siya kanina. Bumili naman... Pero, hinanap ka eh. Tara na, kain na tayo. Hindi ka na. Allan? Ano bang nangyari sa school? Sa school. Kinawa ko naman ang paraan. Alaki ng utang ko sa school. Sa bahay. Pati na sa inay. Sobrang nahihiya ako. Sa kanya, nak, yung totoo talaga nangyayari sa'yo dito. Para sana mapadalam ka na niya ng tulong. Bakit mo sinabi? Para matulungan ka. Anong pumasok sa isip mo para sabihin yon? Pero nak... Sinabi ko ba sa'yong sabihin mo? Nak... Hindi mo ba naisip na tanungin ako? Gusto mo ba ako ipahiyakin na Tita Deli? Hindi ganun yun, nak. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Kasi nakikita kong nahihirapan ka na rin dito. Hindi mo ko responsibilidad!
Paano kapag mag-isa ka na lang ba parati dito? Kung hindi nga kita dinadala ng pagkain ay hindi ka na rin kumakain. Sinabi ko bang dalan mo ako niyan? Sinabi ko bang pumunta ka rito? Hindi ko kailan sinabi na tulungan mo ako! Kailangan ko na rin talagang ipaalam sa kanila dahil wala na rin akong pang-abono sa pambayad dito sa dorm at pati na rin... Wala ka na ron! Alan! Hindi ibig sabihin pinapasok kita rito, may karapatan ka nang manghimasok sa buhay ko! Hindi ka nun yun, nak. Gusto ko lang naman na matulungan ka kasi paano pag mag-isa ka na lang dito, magpapakagutom ka? Paano na lang pag pinalayas ka ni Marisa? Paano na lang? Sakit. Ni minsan, hindi mo ba naisip na hindi ko kinuwento si Tita Deli? Hindi ko siya nababanggit sa'yo. Sa tingin mo kung nandito siya, ihingi ako ng tulong sa'yo. Paano pag hindi ko sasabihin at hindi mo rin sasabihin, paano kanya matutunan? Diyan ka magaling! Diyan ka magaling! Diyan ka magaling! Panghimasok sa buhay ko! Sawang-sawa na ako, Aling Beth! Hindi ganun. Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako. Alam mo? Kung wala kang anak, huwag mo itoon sa akin yung attention mo! Dahil hindi kita nanay! Sawang-sawa na ako sa pakikialam mo! Sawang-sawa na ako sa pakikisama sa'yo! Kaya itigil mo na yung pag-asta mong nanay sa akin dahil hindi kita kadugo! Isang half kamo at saka ano? Isang dalawa. Sige, 27 lang ito.